nun sa isang unit lang eh. Oh, diba? Yung popolin po pa dalawang unit at mahihirapang tumalo. So with this, I think medyo okay yung opening dito ng hotdog and they have damage. Look at this. Shinbu. R plus, Kinos Bolts, best counter for the Uranus and the Atlas dito later. This is a draft getting better now for hotdog. And men, nauso ngayon, Lunox side lane. So hindi pa natin to alam mid, kung core Lunox ba to o offlane side lane Lunox. Kasi ang kinaganda sa side lane Lunox, una, kayang-kaya niyang mag-spam ng waves. Yung spam ng wave niya, may katumbas pa na heal. So yung heal na yon nagagamit ng minions niya para makapag-push din and then madali din siya makatakas because of the order brilliant. So hindi pa natin alam kung flex pick ba to nagbumula sa hotdog, pero it's looking like their lineup is getting better. In terms of damage, question book. Indeed. Bantayan na lang natin, no? Ladies and gentlemen. Hellcurt, no? Protekta nila yung Parsa. Yeah. Especially with the running man. And, Yun nakatakot kasi. Nakatakot na kasi yung pressure ng Lunox, si Lina, no? Tapos may Hellcurt ka pa. And there's a lot of freedom to go for the Hellcurt kasi nga sinaside lane yung Lunox natin, di ba? That's one possibility. Even if you go for the mid Lunox, you could still choose the Hellcurt here. So right now, Archangel is being put on the tricky situation here of going for the draft. Baka Lancelot? Novelty maybe? Pa yung Archangel. Oo nga eh. They can actually have Archangel. Hindi isusupport ano? Ay, basic. May basic sila. Pams Lancelot. Oh, support ano talaga. Ay, hindi. Mid ano pa rin. Mid-thumbs. Support pa sa Uranus. I support Fire sa Atlas. Fire sa Atlas support. Tapos Uranus Tam side lane 1-3-1 lineup para sa Archangel. Yung team Hotdog, hinihintay natin yung final hero nila. Ang kulang nila dito is either side lane or core. Right. This is ang ginagawa ngayon ng Archangel dito, hindi na lang mobility, totally a different dynamic kumpara doon sa game number 1 nila. That is clearly kunat yan eh, 'di ba? Tagal sa laban ito. Pero of course with the assistance of the Parsa. Parsa naman yung support eh. There's no worry on that part. Pero Tams mid inuuso, no? Tama ba? Tams side lane yan. Okay. Atlas Parsa kasama sa Lancelot. Yeah. But here's the thing. Here's the thing, parang imagine kanina, game number 1, there is a ban on the Lunox. I think there is enough pressure sa Lunox mula sa kaming hotdog dito to Archangel to consider the ban on the Lunox, no? Oo nga eh. Kaso, ang tinitignan ko dito, yung initiation sa side ng Archangel, hindi siya parang kufra na mga hotdog. Tingnan natin mga kaibigan! Here we go! This is game number 2 of the first series between Archangel Esports versus Hotdog. Still here the first day ng ating main qualifiers. So pinili nila na mid Lunox to pare, pero look at this perfect match agad with a stun si Kuya Ison. Eto na nga Kuya Shin, tignan mo naman yung panggangster. Tignan mo yung camera ngayon na kay Ison, no? Lakad matatag. Hindi lang yun ha, may kasama si Ison, si Eskaletra. Tinanakuha ng buff, tignan natin, nakuha pa rin naman dito ni paring Deadman. Tignan mo yung hinahatid na takot ngayon ng Archangel. It is clear that they really know kung ano yung plano nila ngayon to really dominate the early game. Yun yung gusto nilang gawin. Doon pa lang sa unang pasok ng perfect match, may threat na kagad kay Deadman. Fortunately para kay Deadman, meron siyang retribution to get that last hit. So medyo safe sila ngayon, pero men, mukhang tuloy-tuloy pa rin ang pagiging agresibo ng Archangel Esports. Okay. Kahit sa lino, sinuzone na tayo yun lang. Ayun yung sinasabi natin, tol. Ang ganun. Level 2 yun, tol, ha? Kay Deadman. Nawala yung buff kagad nun. That's a kill given. Well, nakuha buti ni Keke, no? Pero kay Sasha din. Buti, may assist din na nakuha si Sasha. Ang laking lead kaagad nun, tol. Ang galit. Ang bilis ng Angel dito. Medyo, again, level 3 na lang si parang Deadman dito. Meanwhile, yung Lancelot natin is level 4 under 2 minutes. So, ibig sabihin nito kung Shinbu, after this wave clear na pwede niyang gawin, pwede pa silang umarangkada. Just like this! Look at another stun! Phantom execution! Binantayan eh! Bantay na yun eh, di ba? Hinulaan na kung saan yung sunod na farm ni Deadman. Man! Inurasan yun. Inurasan. Kumbaga sinabi ni Ison, wala nang blue yan ha, dito yan magpa-farm sa bandang Ursa, sa bandang Gargoyle. And men,
Sobrang delay. Mention ang taas ng initiate tol ha. Malakas ang initiate ng Archangel pa rin. Kahit mabagal. Mabagal pero malakas. Pwedeng mag-commit. Yes. And buka magkakaroon nga ng commitment dito. Ayun na nga ang unang kill para sa side ng Atong nakapapawi sa wakas. Matcha. I think in underestimate din ng Team Archangel yung damage output, pero at least nakahinga ng onte. Atong dito, Shinbu. May isang kill, may isang assist din na nakuha si Deadman doon. Kanina tol, wala. Hindi siya man. Walang man. Dead lang talaga eh. Dead lang talaga. Tignan natin. Instant replay, ladies and gentlemen. Arrow. Napaka-basic na combo, Kuya Shinbu, no? Arrow to the Tyrant's Revenge. El Classic combo. Masarap rin sa mga rank games. OG shadow kill din, di ba? After mamatay yung ita, shadow kill na kaagad, lunok si Soul Soder. Laban ka agad, oh! Pero ang happy talaga ni Sasha. Kailangan nila mag-ingat doon kapag online yung lance, sila't nakakalapit pa. Sunod-sunod lang yung puncture niya. Napaka-efficient yung puncture niya, yung last one, kumalik pa sa turtle. Oh my. Total ruthless aggression na pinapakita ng Archangel at hindi pa tapos! Bakit naman hindi? Pwede naman tayong kumuha ng turtle at isang kill. Archangel Esports galit na dito sa game number 1. Saksa niya so now getting the free tower sa top lane. Paunti ng paunti, Kuya Shinbu, na uubusan ng kalakasan ang team ng Hakdog. Yung problem mo ang baka mali yata tayo sa call na it might be us not one-sided no mula sa game number 1. Pero tingnan natin, overstaying, binabrawl na lang yata ito ng Archangel, galing ni Sasha doon. Anong klaseng puncture yon? Very beautiful, ladies and gentlemen. As he was able to walk away by puncturing towards the Grizzly, masterful command netong Lancelot. Shaken and breaking. Shaken and breaking para kay Sasha. Pero still, a kill is a kill. Question mo, tatlo pa rin ang nakuha ng side ng Archangel. Let's look into the Gillette instant replay. Nauntog, actually, si Keke. Doon sa bandang Gillette. And again, hindi mo pwedeng i-underestimate yung damage talaga ni na Deadman dito. Again, damage to, pre. Ayan o, ate. By the way, may isa pa ako na hinabol yata si Benson dito. Grabe talaga mang hassle ngayon yung Lancelot natin. Full combo lang, repartment execution. Si Lina traps, that finishes it. Ang lalim ni Benson. 1-2, makakatakas. Ben! German cut ni Eason. Arrow ulit kay Benson. Konting Thorn Rose, and that should be it. Fatal Links within that third range is Paka. Mama, alam na. Oh, yeah. Alam niya na, harakiri. Nag-harakiri na siya. And, ewan ko, parang Brawl Fest, no? Oo nga eh. Pero, sa tingin ko, sa mga nangyayari ngayon na laban, sa mga nangyayari ngayon na suntukan, Brawl Fest, eh, si Saksa lang ang hindi na mamatay. Oo, ang pinaka-calculating pa rin, si Sasha pa rin. Oo, si Sasha. Sasha, men. I think, kanina kung si Escalera ang gumagawa ng place para dito sa Archangel, this time, si Sasha naman on this Lancelot. Mind you, naka-killing spree pa siya. Quenchin Bu, libreng turtle na naman ang nakuha nila. Kailangan lang ng Archangel dito. I think okay lang kahit namamatay sila eh. Basta buhay si Sasha. Sa totoo lang, tiyan mo gano'ng kabilis. Kadikit na yung araw, tinondros lang ulit. Diba? Oo nga, ang bilis. Sabi niya, pasan. May mga ganito mag-ML, ang lalakas. Oo nga eh. Pasan si. Pasan, ladies and gentlemen. At least nagpatawalan siya doon ang Johed. Here with the Thorn Rose, wala pa ring brilliance ng mga kaibigan. And here, Escalera, at kita mo dinala ang gera sa mga membro dito ng Hakdog na nawala na. Triple kill, oh, tignan natin, maniac na. Saka siya mga kaibigan with KD of 704, this is Lancelot, na isang malaking salot para dito sa kupuna ng Hakdog. Ha? Hakdog ang sabi ng Archangel Esports. Gera lang ng gera hanggang magkapera. Let's look at the Gillette Instant Replay. Beautiful Tyrant's Rage, pero wala na silang damage. Kuya Shin, muntikan pang sumabage. Si kaibigang Sasha. T-bar set up ka na. T-bar set up na isusulat. Patay lang ako kasi ano na talaga to. Parang I really believe Archangel has the lead on this one. Unless ma-shutdown mo ng dalawang magkasunod si Sasha, yun lang. Pili ko nga hindi lang dalawa eh, parang kailangan apat eh. Siguro, oo. Parang kasi, apat eh. Ito la, papasiko lang si Itzjere, naka-bounty, 2-1-3 on the KDA. Okay din yung Hayabusa, medyo... Oh.
Kaso men, yung Hayabusa, kapag nag-ultimate ka, tapos nag-torn draws yung Lancelot, wawit din, oo. Wawit si Guzman. Ayan na nga, naku, binato dito. Phantom execution, out. Out lang. Kalma lang. Oo. Okay, tingnan natin dito. They get the purple buff position here. Focus on Survivor and that's it. Ladies and gentlemen, free turtle ngayon para sa mga member dito ng Archangel. Hindi, gusto lumaban. Ay, di, bumatch na lang dyan. Kumakapit. Kumakapit ang team ng Hackdog dito. They have the firepower. May damage sila talaga, Kuya Shinbu. Pero, man, yung mobility and I think, hindi na to ano eh, no? Parang hindi na to sa drop talaga eh. Parang... ano na talaga eh, experience-wise eh, sa side ng Archangel eh. Side ng Archangel. Again, we will not sugarcoat it guys, no? We did feel na nung nanood kami ng game 1, sabi namin kanina, parang may pagka-outclass eh, no? Diba? Oh, when my. You say outclass, ibig sabihin parang iba yung level talaga ng paglalaro eh. This is the part where you consider the player, not the drop. That is deep. Oh, that is a mistake. Patricia Wang, di ko alam kung bakit siya nandoon. Walang follow-up na ba magawa yung teammates niya. Now, they will suffer a 4v5 fight. TP! Jitter spray! Ano nangyayari dito? Pumasok dito ang kwadyado. Tingnan mo yun, About 13-7, pare ko. Nakita natin yung items kanina at mukhang lamang ng 2-core items. Fatal Links! From out of nowhere! Combolicious! Wombolicious! Combo routine! Nakita mo yun, Regine? Oh, tol, grabe yun! Pang-highlight tense yun, ladies and gentlemen. Let's see here. It's Jerry re-engaging. Goes for the burn D. Tinabi dito sa Dawn New. Tapos kita mo na tapos naman mismo. Farsa na maalam. Jerry here with half health. 1.3k crit. Legend Daddy. Mga kaibigan. Triple killing. And that's Shasha. Krininitan. Nakita mo si Krininitan, man. Shasha. 89 Archangel making a statement. For series number 1, gusto talaga nilang kunin itong spot ng MPL team. Nagtatasal na sila ngayon na 10 ama namin. Dahil mukhang pupunta na sila sa lower bracket mamaya lang. Legendary na si Sasha. Men, mukhang klaro na. Mukhang klaro na kung sino ang lamang sa game na to. Oo, grabe yung third loss. Kaya may triple kill. Ano? Maniac ba? Phantom execution. Sino target? Ano pa na? Tinorn draws dito yung Selena. Mamba out na lang. Ako, makita ka agad tayo ng savagery. Pero well, si savagery naman din. Bobby D, yung base dito ng mga member ng Hackdog ngayon. No inhibitor turrets are up in their base. Ubusan tore, pre. Ubusan tore. Si Saksha having the time of his life ngayon. Siguro kung bibigyan mo siya ng mga anong mga best game na nilaro mo, isa na to, nakalista na to sa history books niya. 14-0-6, man. Alam mo, total. Ito talaga si Lancelot, sa totoo lang si ano to eh. Si Ghost Pie, si Dennis to eh. Yoko Kurama na yan tol eh. Kumbaga ito yung ano eh, yung si Dennis, yung ginulat niya lahat nung nilabas niya yung latigo niyang may ano eh. Latigo yung napakahaba eh. Yung akala ng lahat, babae siya eh. Ibang klase eh. Yes. And again, we did mention nga, no, going back to our topic guys, we feel that there is an outclass talaga on this part. The level of player capacities na meron yung team ng Archangel Esports. There's a visible distance between them and Hackdog here. Oh man. We cannot say alanganin yung comp ng Hackdog. I think it's still a good comp na eh. At this maganda point, maganda yung comp eh. Pang late game din yung comp nila eh. Pero nakita mo naman minute 1 si Eason. Sasha tolo. Grabe. Hindi kaya may onting ano yung team Hackdog, may onting pressure. Kasi possible first time eh. Oo eh. There is that possibility. There we go. Everyone's cleaning up. We know what will happen, especially with the Lord touches that base. This series closes in 2-0 para sa Archangel Esports. Isang mabilis para sa Archangel Esports and pwede silang makapagpahinga ngayon dahil they will move